Kumusta ka barkada? Tayo po'y nagbabalik sa KadaCraft Season 6 at ito po ay Episode 6. At syempre, kung mapapansin po ninyo mga kabarkada, wala na po yung Iron Golem Farm ko dito. Tinanggal ko na po mga kabarkada kasi bala kong gumawa ng Iron Golem Farm pero siguro hindi pa ngayon kasi hindi ko pa naman kailangan ng iron. Pero kung mapapansin ninyo naman po mga kabarkada, meron na pong pagbabago sa ating base. Hindi ako sure kung nasabi ko na ba ito nung previous episode. Kailan ko nga ba ginawa to? Kasi ginawa ko ito mga kabarkada ng livestream at kung mapansin po ninyo, in-expand ko lang po yung pinakauna nating first house, first shop, first farm. Kasi kung mapansin ninyo, meron akong sugarcane farm dito. At actually, na-renovate ko na po siya mga kabarkada kung mapansin ninyo naman po. Ang ginawa ko dito, mas naging importante sa akin yung itsura ng design kesa dun sa efficiency niya. Kasi yung unang design ko ng sugarcane farm mga kabarkada, hindi natin nakikita yung farm. Nakikita lang natin yung redstone tsaka yung relays. Pero nagpo-produce yun ng one stack per 20 minutes. Pero ito pong sugarcane farm na ginawa ko, mas nangibabaw kasi yung design. So, ano na po ito eh? One stack per hour. Itong sugarcane farm na ata na ito ang pinaka hindi efficient na sugarcane farm. Ngayong marami ng bahay, parang mas nagiging kumpleto na siya at magiging kumpleto pa to lalo kapag pinagpatuloy ko pa yan kasi bala ko gumawa pa ng pangatlo pang layer tapos siguro last na yung pang-apat, hindi ako sure kasi maganda naman siya tingnan kapag madami panigurado. So titingnan ko muna kung ano itsura niya kapag marami na. So ang gagawin ko dyan ay ide-design ko pa yung mga bahay na to ng leaves tsaka ng mga bintana pero hindi pa ngayon. At panigurado mga kabarkada, napapansin na po ninyo na iba na po ang aking skin kasi nga po ang tema po natin ngayong season ay technically medyo nalalaglag siya sa apocalyptic, modern na biohazard. Basta ang tema ko ngayong season mga kabarkada ay tulad nga nung sabi ng isa nating kabarkada dyan in the comment section, trust the process. Abangan ninyo na lang mga kabarkada kung ano yung kakalabasan ng base ko kasi kahit ako inaabangan ko din kung ano yung kalalabasan ng base ko kasi hindi ko din alam kung ano yung papasok sa utak ko at kung ano yung pumapasok sa utak ko ngayon para gawin tong base na to kasi so far nagugustuhan ko naman yung design ko dito eh. At nung previous episode mga kabarkada, kung hindi nyo pa napapanood eh panoorin na po ninyo eh, syempre gumawa po tayo ng ghast farm at kapalit po nun mga kabarkada ay pwede na tayo magbenta ngayon ng mga rockets. Kaso, mabenta siya. Sobrang mabenta nung rockets mga kabarkada na mapipilitan akong mag-restock. Kaso ang problema, yung paper farm ko ay hindi ganun ka-efficient. Sobrang efficient nung gas farm mga kabarkada na kung saan kung mapapansin nyo, meron po akong gunpowder dito. Isang beses pa lang po ako nag-AFK doon. Hindi pa po ako nag-AFK doon ng 5 hours. Siguro mga nag-AFK pa lang ako doon mga 2 hours pa lang simula nung nagawa ko yun. At kung mapapansin nyo, sobrang dami ko na pong gunpowder mga kabarkada at gas tier. Aanin ko ng gas tier. Pwede ko ba ibenta to? Pero grabe, paano ko magagamit lahat ng gunpowder na to kung yung paper ko ay hindi ganun kabilis? So ibig sabihin, kailangan ko rin i-prioritize yung ating paper farm. Pero syempre, kumita ba ang aking bones? Kumita naman siya. Yung obsidian, kumita rin. At actually, yung obsidian na to gagamitin ko para i-expand pa yung gas farm ko kung sakaling kailanganin ko. Pero syempre, mag-restock muna tayo dito para kapag may nangailangan na obsidian, meron silang mabibili. At dahil napapadalas na nga po ang aking livestream mga kabarkada, isa po sa mga ginawa ko noong livestream ay syempre mag-hunting ng wither skeleton skull. At meron na po akong tatlo ngayon mga kabarkada at kailangan na po natin tumbugbugin kasi kailangan ko po ng beacon kasi kailangan ko ng maraming resources tulad ng stone, andesite, calcite, ay hindi ko pala kailangan ng calcite, tough pala ang kailangan ko. At syempre, yung mga materials po na iyon ay pwede i-instamine. So kapag pwede natin sila i-instamine, mas marami tayo makukuha at mas mabilis natin makukuha yung kailangan nating makuha. Ah, big brain. At ako nga pala kung makapansin po ninyo mga kabarkada, pinalitan ko na po yung design ng ating diamond armor. Ito yung binili natin na template kay Johnsy. At kung makapansin ninyo naman po, maganda yung template na to. Ang angas niya kasi para akong wither, yung may ganun-ganun, yung parang may buto-buto, di ba? Ang pangalan nga pala nito ay rib armor trim. So technically nagme-make sense na kaya siya mukhang buto-buto kasi nga rib armor siya. So rib, di ba? May ribs. Pero syempre, bago po natin labanan yung wither, kailangan po muna nating maghanda. At isa po sa mga gagawin ko ngayon mga kabarkada ay bumili sa ibang mga KadaCraft members ng mga materials tulad ng smite. So titingnan natin kung si Classy ay meron ng binibenta na smite. Kasi sa pagkakaalam ko, meron na ata siyang binibenta. Trineel has made the achievement hidden in the depths. Nag-ancient debris na kayo?
Ano ba yan? Nag-i-speedrun ang mga Kadakrap members, ang sisipag nyo naman. Ako naka-diamond lang ako, mga nag-netherite na kayo kaagad. Asa na nga ba yung base ni Classy? Grabe, napakalayo naman ang base ni Classy. Bibili lang ako ng smite. So ang bala ko talaga ilagay dito sa axe ko ay sharpness. Kaso meron na akong sword. At yung sword na to, kailangan ko yung enchantment niya na sweeping edge para sa mga farm. Parang mas maganda ata na smite na lang ang ilagay ko sa axe ko. Kaso wala ata siyang binibentang smite. Gunpowder, 1 diamond, 3 stacks. Paper, 2 stacks, 1. Wala. Taghirap pa yung Kadakrap sa paper ngayon. Dapat pinapasara yung mga shop na walang laman eh. Kasi napakalayo ng binyahi ko. Tapos wala akong mapapala. Hello po, sir. Balita ko may smite ka daw. Alam mo, wala akong nakalayo ng nilakbay ko para makarating ang bigo. Andun po yung shortcut. Wala pa pong yellow, malambot pa. May yellow ka ba dito? Malambot pa po yellow namin. Ah, malambot pa ba? Asan wala smite? Po kasi kaming shop ginagawa pa po. Pero ito, meron po ako dito. Discounted po muna siya. 1 diamond sambuk po. 1 diamond sambuk? Yes, sir. Yes, sir. Oh, 1 diamond sambuk. Discounted muna, sir. Wala pa po yung shop. Dapat lang, layo ng pinunta ko dito eh. Wala ka pa lang shop. Oh, ito, ito. May challenge ako sa'yo. Oh, tingnan natin ilan makukuha mo dyan. Dali, dali, dali. Pag ano, pag inano mo sa'yo na lahat yan. Yun! Ilan yan? Yun! 4, sir. 4? Balik mo. Joke lang yan. Balik mo. Balik mo, joke lang yun. Hindi, joke lang. Sige, salamat. Salamat sa smite. May anvil ka? Ay, sukli po. Ah, may sukli pa? Okay, sige, may sukli. Sige, salamat. May anvil ka? Ito, dito po, sir. Pasok. Uy, ganda dito. Ah, spoiler ba to? Okay na po yan. Okay. Ano ba pangalan mo sa YouTube? Hindi kita kilala eh. Ngayon lang kita nakita dito sa Kadakrap. Ay, hello po. Ako po pala si Captain Ed. Ang nakatira po dito. Kaano-ano mo si ano? Captain Sparkles. Ay, Captain Sparkles. Pinsan ko po ata. Ah, pinsan mo ba yun? Pero makuha ito po kay Strid. Yan po kay Strid po. Ay, wala akong level. May level ko ba? 24. Nag-extra 2 diamonds naman ako eh. Pwede na yan. Ako. Ito. San. Ayan po. Uy, salamat. Uy. May paglaban kasi ako sa ano, sa Wither. Kailangan ko ng smite. Ayan. Salamat. Thank you. Good luck sa laban. Napakalayo naman ng mga base dito. Nakakainis. Pagod na ako lumipad. Salamat. Paalam. Sige po. Bye-bye. Thank you. Walang nakasulat kung kaninong base to. Malay ko kay Captain Ed to. Kailangan ko pa magtanong kay Strid. Oh my goodness. Yun ata yung kasama ni Lucky. Hindi ako sigurado kung sino yung Captain Ed na yun. Pero kasama daw ni Lucky yun tsaka nila John C. Hindi ko pa alam. Siguro pagka nagkaroon na lang siguro ng meeting ang Kadakrap. Ito lang pala. Ito yung base ko. Ayun yung base niya. Tapos nakarating na ako kay Classy, nakarating na ako kay Street, nakarating na ako kay Rob. Tapos andito lang pala yung base niya. Ang gulo-gulo ng Kadakrap, ang lalayo ng mga shop, naiinis na ako. So dito natin lalabanan yung Wither sa aking mining area. Yan, napapadalas na po ang pagmimina ko tuwing livestream po ay nagmimina po ako mga kabarkada. Actually mamaya maglalive ako at magmimina ako mamaya gamit ang beacon. So kailangan na talaga natin ang beacon. Dito tayo sa pinaka dulo. May lava dito eh, medyo delikado eh. Huwag tayo sa mga may lava. Okay na siguro dito? May lava ba dito? Okay, wala masyado. Dito na tayo, dito. Okay, dito natin siya bubuhayin. Oh my goodness. Basic lang to, meron tayong smite eh. Maybe, hindi ako sure. Sana basic lang. Namiss ko nang may paglaban sa Wither eh. Okay. Game. Sa ngayon kasi wala pa nagbebenta ng beacon eh. So, kailangan natin manu-manuin ang kuha nito. Withering Heights! Okay, kaya ba natin to? Hindi ako sure. Pero sana kaya natin. Malupit naman na yung bow ko. Kung makapansin nyo, may bagong texture pack na yung bow natin. Binili ko kay Robrax yan, mga kabarkada. Ayun na. Sige, tara dito. Sige. Kayang-kaya natin to, par. Wag lang nalilipad pataas. Okay, di natatablan yan. Okay, smite. Malakas ang axe. Favorite ko ang axe eh, oh. Ariko, masakit, sumusobra ka na. Okay, nakakuha ko ng Wither Projectiles Head. At nakakuha pa ako ng Wither Head. Kayang-kaya, basic na basic. Hindi ko na siya gagamitin pang mina. Kasi hindi ko pa naman kailangan ng diamonds sa ngayon. Pero kung sakali man, meron po bang diamonds yan? So ilalagay ko na lang yung mga iron blocks dito. At ito na lang po yung natitira kong mga iron blocks. So ibig sabihin, kapag kakailanganin ko ng iron, titibagin ko tong ginawa ko na to. Wala na akong iron, ito na lang. Naubos na po yung iron ko kasi tinibag ko na yung iron golem yung farm ko. Oh my goodness, dapat ata hindi ko muna tinibag yun. Dapat ata gumawa muna ako. Ay, ba't parang paling yung pagkakagawa ko? Kulang ata. Parang mali. Mali yung pagkakagawa ko. Kulang ng... Kinapos, ano ba yan? Kinapos ba? Dapat ito yung gitna, oh. Yan yung gitna. Ayan, oh, may butas. Oh my goodness, kinapos pa. Wait lang. Pwede na ako mag-craft ng beacon at meron ba achievement to? Ah, wala. So, feeling ko pagka ilalapag na natin yung beacon dito at Beaconator!
let's go! Bring home the bacon, ha? Napakalupit. Par! Yan ang gusto ko. At syempre, lalagyan na natin ang laman to. So kapag nilagyan ko siya na iron, haste 2, instamine na ba? Ito, andesite. Ooh! Instamine! Ito ang gusto ko sa Minecraft. Namiss ko to, par. Dati kasi ito lang talaga ginagawa ko sa Minecraft. Favorite na favorite kong ginagawa sa Minecraft yung pag-i-instamine. Simula na nagkaroon ng deep slate talaga. Hindi na ako masyado nakakapag-instamine eh. So dito lang ako makakapag-instamine sa Y is equal to 8. Kasi nandito yung mga andesite, yung mga stone, yung mga tough ata. Nandito din, hindi ako sure. Siguro makakadaan na lang ako ng tough. Pero syempre, hindi ko kasi pwede i-instamine yung deep slate. Pero mabilis. So katatapos ko lang po mag-livestream mga kabarkada at inaayos ko na po yung base ko dito. Kung makapansin ninyo naman po, naging patag na po sa area na ito. Well, actually, tinabunan ko lang po talaga itong mga kabarkada. Kung makapansin nyo dito sa may ilalim, may nag-spawn pa. Okay, mamaya na. Wait lang, may nakita akong baby. Hey, where's your baby? Aray ko, bakit may flame yung baby? Aray, ang sakit. Pero yun nga po, mapapansin niyo naman po mga kabarkada, meron na po akong layout dito na panibago kasi maglalagay po ako ng farm dito at ngayon, hinihintay ko na lang si Street. Boy, hello? Wala akong voice chat. Sakto ah. Nag-record ako kanino, pagbaba ako dito, nandito ka na. Asa na? Yung order ko. In order mo. Libre ba yan? Ang libre. Uy, kompleto ba? To ilan pa sabi ko? 10 stacks? 10 stack ng piston. Tapos dalawang stack ng observer, tsaka isang block of redstone. No, magkano naman yan? Etong piston, 8 isa. Isang stack. 8 isa? Stack. Bakit? Ikaw mag-craft. 8! Oh! Cobblestone lang yan, tsaka iron, tsaka redstone na pinagdikit-dikit eh. Ang siningil ko dyan, yung redstone, tsaka yung iron lang. Hindi ko na sinama yung kahoy, tsaka yung cobblestone. Eh, times 10. 80 na kagad yun, diamonds! Oh, bakit? In order mo eh. O, tapos observer? Yung observer, mura lang yan. 6 lang. 6 isa. 6 plus 6, 12. Tapos yung block of redstone, mura lang yan. Mahal. Redstone lang yan eh. Mura lang yan, redstone lang yan eh! Oy! Hindi yan. Magkano yung observer? 12. Balik 12 yung observer. O, 12 plus 16. O, 28. 18 oh, 108. Yan yung block of... Ay, 18 ba? 18? Oo. 18 Uh-oh. Plus 12, 30. 110. Oh, 110. Tama. O, yan. Grabe naman yan. Pumikita ang pangkabuhayan ka sa redstone. Siyempre. 100. Kaya ito yung pinili kong tinda eh. Teka, kulang pa ako. Wait lang. Magmimina ako dito sa harapan mo. O, natanggap ka ng ore. Hindi, di ako natanggap yan. Di ako natanggap bibigyan yan. Bibigyan kita ng 50 pieces ng diamond ore. Take it or leave it. Ay, hindi eh. Kasi napakarami ko niyan eh. Ilan ba yan? Asan? 4 stock yung akin eh. 4 stock? Diamond ore? Oo. Oh, ang dami mo ore? Sa kuweba. Naghanap lang ng kuweba eh. 110. Ano ba yan? Napapamata ko bigla dito ah. Oh, ayun oh. 50, 50, 10. Give me my redstone. Akin na yan. Pat kasama yung shulker box? Hindi oh. Ano ba yan? Kuripot? Okay na, salamat. May shop ka na ba? Meron na, nakatayo na. Redstone yon? Ano pa binibenta mo? Redstone, tsaka totem, tsaka emerald, tsaka cobblestone. Layo naman kasi ng base mo. Sige na, lumayas ka na, salamat. Mamaya, mag-restock ako rockets, bumili ka. Ah, rockets, marami ako yan. Marami ka nun? Maubusan ka din yan. Salamat, ingat. Mahal naman ng benta nun. Isang stack ng piston, 8. So kaya ko po kinailangan mga kabarkada ng maraming piston kasi oras na po para tayo ay gumawa ng isang malupitang sugarcane farm. At itong sugarcane farm na to ay hindi ordinaryong sugarcane farm na alam niyo kasi ayoko na nung 1 stack per hour. Ang gusto ko libo-libo ang nilalabas kada oras-oras. Gusto ko na malupitang sugarcane farm mga kabarkada. At para magawa natin yung malupitang sugarcane farm na yon, eh kailangan natin mag-invest kasi yung in-invest ko na 110 diamonds, yung 110 diamonds na yon magiging times 10, magkakaroon tayo ng 1000 diamonds kasi tayo ang magbebenta ng racket sa server na to. At kahit sino mang humadlang sa atin, halimbawa si ano ba yun, si Classy nagbebenta ng rockets, hindi niya tayo mahihigitan kasi yung rockets na pinoproduce ng ating malupitang shop ay napakarami at napakamura natin ibebenta na kung saan sa sobrang mura maraming bibili, maraming gagamit ng rockets at kapag maraming gumamit ng rockets marami silang bibili at kapag marami silang binili marami tayo kikitain. Big brain. Hindi na tayo mangi-scam. Gagamitan na talaga natin ang utak. Magbebenta tayo ng mga high in demand na mga products dito sa kada. So itong sugarcane farm design mga kabarkada ay hindi talaga siya totally sa akin. Ito po ay galing kay Tango. Kaya ako gagamitin yung design ni Tango kasi meron po ako natutunan na sobrang ikinagulat ko na posible pala talaga siya. So technically itong design na to mga kabarkada ay design ni Tango na minodify ko at actually tinulungan po ako ni Sir Cedric na isang Kadacraft member. Andito siya ngayon. Ayan, nasa ibabaw ng pangalan ko. Kumapansin nyo. Meron po siya mga ibinigay sa akin ng mga tips na sabi ko, o nga no,
Hindi ko naisip yon. Bakit ko nakalimutan yun na pwede nga pala yun? Pero anyways, unahin po muna natin yung mismong design ni Tango. So, yung design ni Tango na to ay technically parang 4 years ago na ata or 5 years ago. So, kaya ako siya minodify kasi marami nang pwedeng baguhin sa design niya na mas magiging maganda yung kalalabasan ng farm. So, technically, yung design po ni Tango, mga kabarkada, ay nadedetect po pala ng observer na tumatanda yung sugarcane. Kapag nagtatanim tayo, ayun na, nakita nyo umandar? Nakita nyo umandar? Pero anyways, kung alam nyo naman po na ang halimbawa, ang wheat, di ba meron tayo nung wheat na seed pa lang siya. Meron tayong level 2, meron tayong level 3. Itong level 3 na to, mga kabarkada, or yung level 2, ay nadedetect po ng observer pagdating sa sugarcane. So, yung naging design ni Tango, mga kabarkada, ay gumagamit lang po ng isang set ng observer dito sa may gilid, tapos isang mahabang piston line. At itong piston line na to, mga kabarkada, ay mapapower ng redstone line dito sa may block na ito. So, mas tipid siya pagdating sa observer at the same time, kaya maganda tong design na to, mga kabarkada, kasi hindi na siya gumagamit ng 3 tall na sugarcane, kasi syempre kapag ang sugarcane, mga kabarkada, ay masyadong mataas, for example, ay 3 blocks yung taas niya, kapag sinira ng piston yan, mga kabarkada, yung nasa gitna, mapupunta dito. Pero, yung nasa ibabaw, masisira yan at malalaglag yan dito. At isa din sa mga natutunan ko dun na hindi pala nasisira ng tubig yung sugarcane. So, kung mapansin nyo, ayun o, hindi nasisira nung mismong tubig yung sugarcane. Di ba napakalupit? Pwede mo ilapag yan dyan at hindi siya masisira ng tubig. Napakaangas par. Hindi ko naisip to. Ngayon ko lang to na-realize na pwede pala to. So, syempre, ang gagawin natin ay i-replicate lang din natin tong nasa may kabila at lalagyan lang natin ang set ng piston dito. So, ayan. At isa talaga sa mga gusto kong baguhin, mga kabarkada, sa design ni Tango ay yung tubig dito sa may gilid. So, syempre, kapag gagawa tayo ng second floor niyan, mga kabarkada, kailangan natin gumawa ng harang para hindi malalaglag yung tubig sa mga redstone sa ibaba. For example, ganito. Ito yung pinaka-ayoko talaga. Ayoko talagang pinaghahalo ang redstone tsaka tubig. So, as much as possible, dapat magkahiwalay sila. At para magkahiwalay sila, kailangan kong gumawa ng 2-block na platform, kung mapansin nyo. Ayan o, para may tagasalo ng tubig at may tagaharang doon sa tubig. Ito yung una kong ginamit na kung saan kapag stairs yung ginamit natin, pwede na natin tanggalin yung nasa may likuran at nasa ilalim, kung mapansin nyo. Pwede na natin tanggalin yan, o, di ba? May tagasalo na po ng tubig. Pero, isa sa mga hindi natin pwede tanggalin ay yung harapan at actually yung tagiliran. Pero yung tagiliran naman kasi, magagawa naman ang solusyon yan. For example, lalagyan lang natin siya ng stair na nakapagawa harap dito. Yan, nakikita nyo? So, hindi na malalaglag yung tubig dyan. Pero syempre, space ano pa rin siya? Space consuming, kung mapapansin nyo. Meron pa tayong isang block dito na hindi pa natatanggal. So, isa sa mga naging suggestion po ni Sir Cedric, mga kabarkada, na hindi ko naisip. Sabi ko, oo nga no. Kasi itong feature na to, mga kabarkada, ay bago lang po. Parang kailan lang to nilagay sa Minecraft at yun po yung pwede nyong i-waterlog yung leaves. Ang galing mo, Sir Cedric. Hindi ko naisip to, par, na pwede mo i-waterlog yung leaves. Oh my goodness. Kailan lang to dinagdag? Kailan nga ba? 1.17? 1.16? Hindi ko na maalala kung kailan. Basta recently lang nilagay ito. At napaka-space efficient nito. So, hindi ka nagagamit ng tagasalo. Hindi ka nagagamit ng blocks dito sa gilid. As in, yung buong sides nung isang block, harang na. Nakikita nyo ba yan? Hindi siya tumatagas. Napakalupit. So, isa po ito sa mga binago sa design ni Tango. Kung mapansin nyo, gagamit po tayo ng leaves sa gitna ng mga sugarcane para makapagtanim tayo ng sugarcane at hindi natin matagasan yung mga redstone sa ilalim. Isa pa po sa mga gusto kong nilalagay sa mga redstone contraption, mga kabarkada, ay syempre, yung kakayahang patayin yung mismong system. Kasi syempre, nasa Kadacraft server po tayo, mga kabarkada, na kung saan dapat isipin din natin yung mga kasama natin sa server. Kasi syempre, kapag merong redstone-related activities, nagkukos po ito ng lag sa server. So, mas maganda kapag hindi natin ginagamit or kapag marami na tayong paper, patayin na po natin yung farm, diba? Para hindi tayo nakakagulo sa iba nating Kadacraft neighbors. So, ayan, di na mag-ooperate yan, o, diba? Kasi naharangan yung iron bars at the same time naharangan yung sugarcane, o, diba? So, ang gagawin ko na lang po ngayon, mga kabarkada, ay itong mismo layer na ito ay gagawa pa ako ng second layer, third layer, fourth layer, fifth layer. Hindi ko alam kung ilang layers yung magagawa ko, pero sana marami akong magawa. So, nandito po ako sa shop ni Classy, mga kabarkada, at na-realize ko lang po na wala pala akong dalang pera. Minina ko na po lahat ng deep slate ore ko. Meron pa ba ako dito? Wala na, wala na. So, meron na lang akong 2 stacks and 15 diamonds. Dahil sa binili ko kay Street, namulubi na ako. At kaya nandito po ako sa shop ni Classy, mga kabarkada, kasi kailangan ko po ng maraming men
mending. Kasi isa sa mga tools na wala pa po akong mending ay yung hoe. Wala pa palang mending tong hoe ko. At the same time, alam ko, yung iba kong elytra ay wala rin mga mending. At actually, kailangan ko din pala ng mga unbreaking. Or meron ata ako sa base. Alam ko, binentahan ako ni Aubrey, di ba? So, mending na lang siguro muna bibiling ko. So, biling ko na to. So, 6 diamonds. Alam mo yung nakakapikon dito sa Kadakrap. Yung mga Kadakrap members, ang lalayo na mga base. Tapos, naisipan pa namin na mag-shop kami sa mga base namin. So, para makabili ako ng isang item, kailangan ko pumunta sa base ni Classy. Para makabili pa ako ng isa pang item, kailangan ko pa pumunta sa base ng ibang Kadakrap players. Alam mo yung nakakapikon doon? Ang lalayo! Napakalayo na mga base namin nakakapikon. Tapos, mauubos yung rackets namin. Well, good problem yun kasi ako yung nagbebenta ng rackets. Wala pa sa ngayon. Sa pagkakalam ko si Classy, hindi na ata siya magbebenta ng gunpowder. O, hindi na daw siya magbebenta ng gunpowder. Ibig sabihin, ako ang may monopolyo ng rackets sa Kadakrap. Ibig sabihin, sa akin sila lahat bibili. Kaso ang problema, bago sila makarating sa shop ko, ubos na yung rackets nila, so maglalakad sila. Alam mo yun? Ang lalayo kasi ng mga base namin. Parang ngayon may pupuntahan pa akong isa kasi meron pa akong kailangan pang item at panigurado. Malayo-layo yung paglalakbay na naman to. So wait lang, fortune ba to? Okay, fortune to. Oh my goodness, munti ka na. So eto yung portal ni Classy. Dito tayo bumili kanina. Tapos yung isang shop na pupuntahan ko ay dito babanda. Nakikita nyo na ba kung gaano kalayo yung mga base namin? Take note, nasa Nether na po ako ha. Dapat mas malapit na dito kasi Nether na to. Asa na nga ba yung shop na pupuntahan ko? Tingnan mo, naliligaw na ako par. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Nasaan na ba ako? Nasaan na ako? Ayun, nakita ko na. Bakit may mga villager dito? Hindi mo ba alam na yung ginagawa mo ay villager trafficking? Ay, hindi ko po alam yun, sir. Villager trafficking! Nagbebenta kayo ng laman! Ay, iba pala yun. Nagbebenta kayo ng villager! Hindi po, sir. Ano po ito? Inalagaan ko ito. May kasamang lambing to yung pagpalaki ko. Ah, may kasamang lambing. Mayroon lang siyang bagong titirhan, yan. Ah, okay, okay. Eh, bakit hindi ka na magbebenta na ito? Mayroon po akong bagong ibibenta eh. Ah, may bago kang ibibenta. So, balita ko nagbebenta ka iron, di ba? Ay, po, sir. May stock na, sir. Okay, sige. Nandun po sa, kasi inaayos pa po yung shop. So, ito yung shop ni Captain Ed. 2 stacks of iron, 1 diamond. Bakit naman chest? Bakit walang shop? Asan yung shop, Captain Ed? Bakit walang shop? Bakit chest lang yun nandito? Ano ba yan? Bakit naman ganito? Kakausapin ko, wait lang. Bibili muna ako ng iron. Kailangan ko ng maraming iron. Kasi 17 na lang yung iron ko. So, 1 diamond, 2 stacks. So, bibili tayo ng 6 stacks. So, 2, 4, 6. Actually, isang hilera pa siguro. Kailangan ko talaga ng iron eh. So, isang hilera, so ilan na yon? Dagdagan pa natin isa, so 10 na yon. So, 5 yung ilalagay ko. May crafting table. Walang craft. Nakakagigil ang Kadakrap. Bakit naman kulang-kulang? Walang shop. Ang lalayo. Walang crafting table. Wala ring ender chest. Yung crafting table nandito pa sa portal. Lilipad pa ako dito para lang mag-crafting table. Actually, bibili pa ako ng iron. Kulang pa siguro to panigurado. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parang nalito na ako. Kung ilan yung nakuha ko ah. 10 stacks lang ang kinuha ko, di ba? Okay, 10 stacks lang. Kapag sobra, sabihin nyo sa akin. Bakit wala ka shop, ha? Sir, ginagawa po po, sir. Men at work pa po, sir. Ginagawa ko, pero nagbebenta ka na? Siyempre, pag may mga kailangan na yung mga kasama natin, yung bebentahan na natin. Kasi nga lang, tawag doon is discount. Ay, hindi. Ano discount? Promo. Ah, promo. Yun. Pero parang promo. Nung bumili ko last time doon, nakalagay doon 1 diamond, 3 stacks. Bakit ay, kasama sa promo yun, sir. Pero ngayon kasi, sir, ito yung last day kasi gagawin ko na yung shop. Ilan ba kinuha mo doon, sir? Hindi ko kasi nabago yung signage. Ilan nga kasi ba kinuha yung... ko? 20 stacks ata kinuha ko eh. Ay, sir, discounted pa yun, sir. Signage lang yun ng original price. Kaso di mo kasi ako nabutan kasi may ginagawa, lang so po kami, sir. So, pa ako doon? Ah, sige, sir. So, bali, may sobra ka laging isang stack. Ay, may sobra ko pa laging isang stack? Oh, kasi kumbaga, isang diamond, 3 stack dapat yun ngayon. Talaga? Oo, sir. Kasi nga, last sige. Salutin mo na, sir. Sige. Yun naman pala eh. 3 stacks naman pala per 1 diamond eh. So, ibig sabihin, ilan na yung uunin ko? Magkano ba yung binahin? Hindi ko na rin alam eh. Kuha na lang siguro ako ng 2 pang stack ng block. Kasi technically, 2 stack ng block yung binili ko, di ba? So, goods na ata to. Talaga? Dami ko palang biniling iron par. Oh, 2 stack. Oh, okay na yan. So, 2 stack ng block of iron yung binili ko. So, dahil daw kada, may parang mali ata. Parang mali ata. Sabi niya isa lang
di ba? So isang block lang ata yung extra ko. Okay na yan. Okay na yan ano. 3 stacks yung binili ko sa halagang kano nga ba? O basta okay na yan, nalilito na ako par. So galing na ako kay Captain Ed at kay Classy. So yung isang shop na pupuntahan ko ay dito banda, o. Di ba nakikita nyo na ba kung gaano kalayo yung base ng mga Kadakraft members? Nakakagigil na yung Kadakraft par. Labo-labo kami, hindi mo malaman kung ano ba nangyayari. Sabi ko maglalagay kayo ng shop sa base nyo, pero dapat may shop. Feeling ko kailangan ko na talagang gumawa ng hakbang. Kailangan ko ng kumilos. Kahit hindi ako mayor ng Kadakraft, kailangan meron tayong magawa. Kasi hindi ako papayag na ganito sa Kadakraft. Ang gulo par. Napakagulo. Para lang makabili ng isang item, kailangan mo lumipad sa ibang lugar, sa ibang lupalop. Tapos kapag meron ka pang gustong bilhin pa ulit, lilipad ka ulit. Ano? Nakakapagod naman yun. Paano kung marami akong gustong bilhin? So maraming beses akong lilipad para lang mabili yun. Ayun, nasira na yung ano ko. Anvil ko, oh my goodness. So meron na po mending yung aking hoe. Tsaka yung mga elytra ko meron na din. Itong mga items na to, pambackup ko to in case na kailanganin ko. At syempre, yung mga books ko dito ko ilalagay. At yung mga tools ko, actually, saan sila nakalagay? Asan na nga ba yung mga tools ko? Ay, dito pala yung mga tools ko. Pinaglagyan ko ng mga dye tsaka yung mga pinambili ko. Okay, wait lang. Pero syempre, mga kabarkada, tapos na po ang ating sugarcane farm. Kung mapapansin ninyo naman po dito, napakataas nito. Kung nung previous clip, first layer pa lang po yung nakita nyo mga kabarkada. Well, ngayon, makalipas ang ilang oras lang po mga kabarkada, meron na po tayong 10 layers ng sugarcane farm. At kada isang layer po mga kabarkada ay saktong 64 sugarcane yung laman. Ibig sabihin, nagpo-produce siya ng per stack per layer. Actually, hindi ganun gumagana yung calculation. Sinabi ko lang para maganda pakinggan. Pero syempre, gumagana na po ito mga kabarkada. At nagpo-produce po ito ng 1 barrel or 1 shulker ng sugarcane. Kung mapapansin nyo po dito, marami na po tayong sugarcane dito. Pero syempre, mas marami na tayong naipon. Tingnan nyo naman yan kung gaano karami yan, par. Meron na ako 1, 2, 3, 4 shulker ng sugarcane. Oh my goodness. At syempre, hindi pa po yan yun mga kabarkada. Of course, nag-craft na po ako ng pang rockets. Ayun o, nagbebenta na po ako ng rockets at napakadami na po natin kinikita. Oh my goodness, mababawi na po natin yung 105 diamonds na investment natin dito sa ating rocket shop. Oh my goodness. Yan ang gusto ko, par. Tingnan nyo naman tong farm na to. Napakaganda na itsura. The best. Next episode, magpapatawag po tayo ng meeting kasama ang mayor ng Kadakraft para isulong ang ating reklamo na kailangan meron tayong centralized shopping district. Kasi hindi ko gusto yung idea na to kasi lipad-lipad kami, para kami mga ipis na lumilipad-lipad sa gilid-gilid, tapos ang lalayo ng mga nilalakbay namin eh. So kailangan nating gumawa ng plataforma. Kahit hindi na tayo maging mayor, basta maiayos lang ang Kadakraft. Pero siguro mga kabarkada, dito ko na po tatapusin ang ating Kadakraft episode. Maraming salamat sa panonood hanggang sa muli. Paalam!